Isang araw meron nag-chat sa akin. Natutuwa daw siya sa mga video ko. Kaya magpapadala daw siya ng pang-grocery namin ni Mama. Ala, grabe, maraming salamat po sa inyo. Nasabi ko na nga pala kay Mama, kaya aya, meron siyang dalang eco bag. Naambon-ambon nga rin pala ngayong araw, kaya magdadala kami ng payong. Ngayong araw, meron na namang masayang nanay. Kaya maraming salamat talaga sa mga sumusuporta sa akin. Sadali nga pala kami mamimili kasi nandito na lahat ng kailangan namin. Tsaka napakalaki ng naititipid namin dito. Bumili na nga rin pala si Mama ng panglaba niya. Halos araw-araw kasi naglalabas si Mama. Bumili na nga rin pala siya ng pang-stock namin. Marami na nga rin pala nabibili si Mama. Siguro ko hindi dahil kay Ma'am Janine, hindi kami makakabili ng ganito karami. Kasi kapag nag-grocery kami, sakto lang sa pang-dalawang linggo. Siyempre kung happy si Mama, dapat happy din yung tiyan niya. Kaya bumili siya ng Yakult. Ito na nga pala yung huling niyang binili. Kasi baka kulangin yung perang pinadala. Pero guys, hindi ko maniniwala kasi saktong-sakto. Kaya maraming salamat Ma'am Janine sa pinadala niyo sa amin. Pag-uwi nga pala namin, nakita namin ang Team Dugyot. Meron nga pala silang pinilanong lakad ngayon. Pero hindi man lang ako sirabihan, naalis pala sila. Kaya nagmadali na ako umuwi para mag-ayos. Kasi mga kadugyot, hindi pwede na sila lang yung aalis. Kaya pagka-uwi ko, kinuha ko kagad yung bag ko. Hindi ko nga pala alam kung saan sila pupunta, kaya nagdala na ako ng ekstrang damit. Mas okay nga pala yung nakahanda ka kahit saan sitwasyon. Wala pa pala akong ligo, kaya doon na lang ako liligo sa pupuntahan namin. Kasi wala na ako oras para mag-ayos sa sarili ko. Siyampid nga lang pala ako, kaya hindi nila ako aantayin. Kaya grabe yung pagmamadali ko para lang makasama. Kaga nakasakay nga pala ako sa kotse, nag-iisip ako kung saan sila pupunta. Meron nga pala akong dalang plastic sa bag. Baka kasi may hilo ako dito sa kotse at sumuka. Charot, syempre pambalot yan sa pagkain. Tinatandaan ko nga rin pala yung mga dinadaanan namin kasi baka iwanan nila ako. Para syempre kahit iwanan nila ako, makakauwi pa rin ako mag-isa. At guys, minsan nga lang pala makasakay sa kotse. Tuwang-tuwa ako kasi para ako nasa Antarctica. Sobrang lamig at parang nagyayelo na kami. Tapos si aircon sa akin nakatapat. Ayun lang, maya-maya nga pala nahilo na ako. Nasusuka na, parang ewan yung nararamdaman ko. Kaya si Buyobo binigyan niya ako ng gamot. Ewan ko kung para saan to, pero makakatulong daw to. Syempre sobrang tiwala ko kay Buyobo kaya ininom ko na. Nakatulog nga pala ako sa biyahe at pagising ko nagbababaan na sila. Halos 3 hours nga pala yung biyahe namin papunta dito. Kaya yung tuhod ko parang senior na. Kasi pagtayo ko, hindi ko maramdaman yung tuhod ko. Nandito nga pala kami sa Balay Mario. At guys, ito nga pala yung pinapangarap ko sa wakas, nasa Tagaytay na ako. Sabi ko na kasama ang Team Dugyot sa pag-aabot ng pangarap ko. Kaya talagang maraming salamat sa kanila. May artista nga rin pala kami kasama, siya nga pala si Alden Richard. Ang sabi nga pala ni Kuya Dugs, itong pinunta namin ay restaurant daw. Pero sobrang ganda naman nito para sa restaurant. Kasi guys, tignan nyo, para sa staycation, mayroon pang pakubo. Si Boy Susie nga pala manlilibre sa amin. Grabe talaga kapag umuunlad na. Ang masaya doon, hindi kami kinakalimutan ng magkakaibigan. Kung hindi dahil kay Boy Susie, hindi ako makakasama dito. Sobrang ganda at payapa. Kaya masarap siguro ang pagkain dito dahil meron kang peace of mind. Dito nga pala kami kakain sa second floor na kubo. Ramdam na ramdam nga pala ang pagkaprobinsya dito. Kaya nag-akyata na nga rin pala ang Team Dugyot. Yung loob nga pala ay napakasimple at classic lang. At guys, nakita ko nga pala itong menu nila. Ang dami mo palang pagpipilian ng pagkain dito. Ewan ko na lang kung wala kayong magustuhan. Dahil kung meron lang ako sa patapera, o orderin ko lahat to. Wala ka na hahanapin dito mula appetizer hanggang dessert, meron sila. Tapos guys, dito nga pala sa last page, nakita ko yung mga sikat na vlogger. Sana balang araw makasama din ako sa mga ganitong picture. Kasi guys, dito bumabago yung mga itsura namin. Dahil parehas masarap. Tama! Wala pa pala mga pagkain pero nakahanda na ako kumain. Grabe yung mga pinag-order na Boy Susie. Hindi kami gugutumin. Tulad na lang nitong appetizer. Ngayon lang nakakita ng fried crispy kangkong. Hindi ko alam kung appetizer ba to pero natatakam ako. Ngayon nga lang pala nakatikim nito. At hindi ko inaasahan, unexpected yung lasa nito. Pero yung breadings napakasarap. At guys, grabe, nagulat ako sa mga in-order ni Boy Susie. Hindi ko alam kung karapat dapat ba ako kainin to. Kasi guys, di ba mga mayayaman lang yung nakakakain ng ganito? Kasi ako na slap soil, sobra-sobra na to sa akin. Tapos guys, alam nyo ba kung anong luto tong hipo na to? Ang tawag nga pala dyan ay marites. Tapos syempre, titikman ko to isa-isa. At umpisaan ko nga pala ang pagtikim ko dito sa bulalo. Kasi sabi nila walang papatay sa bulalo ng Tagaytay. Dapat itong luto na to mas masarap pa sa luto ng mama ko. Grabe yung amoy pala, quality na. Pero guys, yung laman nito wala akong masabi. Parang natuturaw siya sa bibig mo. Ibang usapan po yung sabaw. Sorry mama, mas masarap to. Syempre, kumuha na ako ng tigit-tigit isang ulam. Lahat ng nasa lamesa ay titikman ko. Hindi ko nga pala alam kung ano-ano yung mga luto nandito. Sakto at hindi pa ako nagtatanghalian. Itong kinukuha ko nga pala ay kare-kare. Yung sasa nga pala niyan ay parang peanut. Tapos ito naman ay Bicol Express. Kakaiba nga pala to kasi manok siya tapos kulay itim. At syempre, itong sugpo. Grabe, ang mahal kaya nito sa amin. At syempre, hindi mawawala dito ang kanin. Grabe, feeling ko ang yaman-yaman ko na. Pero hindi talaga natin may itatago na dugyot ako. Kada subo ko nga pala dito ay quality. Wala ka mabibiling ganito sa karinderya. Yung mga lasa nito ay mapapaikot ang ulo mo. Sana all ganito araw-araw yung pagkain ko. At yung mga dugyot nga pala ay bigla na lang nagtahimikan. Itikyan kapag kumakain tahimik. Tapos nakita ko nga pala si Kuya Dugs nagkakamay. Syempre dahil ingitera Barbie ako, nakikamay na rin ako. Pagtapos namin kumain, meron pang tira-tira. Syempre ito yung inaabangan ko kaya ako may daladalang plastic. Wala nga pala magrereklamo dito kasi sanay na sila sa akin. Tamang Sharon na naman si skincare. Tapos si Kuya Dugs nga pala kitang-kita niyo support
supportive sa akin. Akala niya siguro mabibigyan ko siya ng ura mamaya. Kuya Dogs, umasa ka kasi hindi kita bibigyan. Sharon completed. Kaya guys, special kayo dito sa Balay Mario. Yun lang, thank you for watching. Bye-bye!